Kung may kaibigan kang hindi umuwi ng Pilipinas ng 25 years, saan mo dadalhin? Ako sa Chinatown, oldest Chinatown in the world, para mamasyal at kumain. Nagpasama ko kay Astro Boy Chonlok, resident Manila tour guide natin, para iikot si paring Melch at si maring Ella. Namiss na nilang Pilipinas sobra, lalong-lalo ng Maynila. Iyo, no? Yes! Ayos-ayos, no? Oh, ano yan, pare? Natural. Okay. Tubo talaga. Sarap. Sarap. Pati syempre yung fresh lumpia yan ng Quiapo. Papatikim natin sa balikbayan nating kaibigan. Ice cream flavors na wala sa ibang bansa. Avocado at queso. Gaboom! Oh, yeah! Bigay hilig! Todo-todo! Sige! Kanto, barbecue at isaw, hindi papalampasin. Nasa t-shirt nga ni Melch at Ella. Iba ba? O wala nga? Sarap. Ma! Grabe! Ano yan? Pork? Sarap. Iba, no? Ibang-iba. Saya! Galing! Iba talaga yung timplada natin sa Pilipinas. Proven yun. Oh, yes. Bukod sa street food, talagang sinadya kong dalhin sila sa Chinatown. Kasi ibang-iba yung lasa ng American Chinese cooking. Iba yung Pinoy, lalo na sa Chinatown. At dito ko pa sila dinala sa may Tomas Pinpin, sa original na Toho, Pansiteria. Ito yung Toho Pansiteria. Go-to restaurant ko rin to sa Binondo. Binabalikan ko dahil dun sa kanilang pork asado, fried rice, tsaka syempre yung pansit. Kiniklaim nila sila daw yung pinakalumang restaurant sa Pilipinas. Pero hindi ako pumupunta dito dahil luma sila. Dahil gusto ko yung pagkain nila. Ganun yun. Medyo malaki nga yung pinagbago ng itsura mula nung na-renovate sila. Laking ganda talaga. Pero electric fan pa rin sa baba at ang aircon sa taas. Introhan ko na yung kain natin ng Toho soup. Ito yung tipong parang egg drop soup lang naman. Kompleto, may carrots, mayroong corn, may tofu, may konting karne. Simple lang at magandang panimula sa tanghalian. Yung kamarong rebosado, hindi mawawala yan. Basic order yan pag mga lumang tao ang kakain. Okay, alam mo na, chili, garlic, toyo, mansi. Basic. Pero ito ata yung gusto ko unahin. Kasi ito yung una niyang ibinida eh. Kamarong rebosado, pero ang pagkakaalala ko sa kamarong rebosado, mas marami pang breading. Kaya okay ito, parang shrimp poppers lang yung dating. Yun ang gusto ko sa version nila ng kamarong rebosado. Hindi ka mabubusog dun sa bread. Yun, yun ang favorite ng mama ko kasi. Oo nga, yun yan. Kapag birthday ng mama ko, susurprise namin, dadali namin siya rito kasi yun ang favorite niya, kamarong rebosado. So, pagkakain kami sa restaurant, laging yun ang pamantayan na kasi sarap ba yun sa to. Ganun. Anything kakain kami Chinese restaurant, mas gusto ko pa rin yun sa to. Kaya bumabalik pa rin kami dito. Kikiam. Hindi ito yung, sabi nga ni Paring Melch, hindi ito yung kikiam na yung piniprito sa sabay ng fishball, kaya mas masarap to. Kung tulad na gani siya sa US, treat sa kanya to. Tignan natin. Moyong na moyong, ang sarap. Tsaka hindi mataba. Parang lahat magiging masarap dito.
Batok yun, batok yun. Yung pork asado nila, isa pa to eh. Pinipilahan din to, maaga pa lang meron na mga nagte-take out niyan. Mabuti may inabutan kami. At ang masarap dito, candied yung labas, parang brownish, pero sobrang tender nung loob. At sobrang smoky nito. Sarap ng flavor ng asado. Parang ano siya? Pork jerky. Kinain ko yung dulo eh. So, epekto yung parang nakasilip sa dulo na makintab at maitim. Dito naman tayo sa karne. Hit ng part. Sauce. Masarap na yung asado dito. Pag nilagyan mo na itong sauce, pangkanin na. Ako mas gusto ko ba ng sauce? Lasa mo na miss sa pork na. Kaya masarap. Smoky. Harap. Tikman nyo ito, pre. Ano ako yung asado? Bagay ito sa ano? Chili garlic. Ayos. Ano pork jerky? Yum. Try ko nga itong ano, relleno type na shrimp. Parang ano, hybrid kamarong rabasado relleno. Pero mostly ano siya, may meat. So parang ipinalaman mo yung maliit na hula pa lang. Maliit na hipon sa big chunk ng karne. So parang siomay na meron siyang baga. Hula pa lang tipan yan. Mmm! Ito yung pinakamasarap na kanin. May ganito ulam. Para ka na rin nag-ano. Malapit din sa imbutido. Pero mas shrimpy siya. Mas imbutido slash siomay. Tapos yung sauce ng ganyan, yung mamula-mula. Bagay na bagay sa kanin. Ang crispy pa naman ng labas. Lunch break na naaalala ko dito. Perfect pa ng kanina. Mmm! Sarap, bagay sa fried rice. May hagod to ah. Sarap. Pare, try mo tubig ka. Parang pabaon ng lola. Mahilig ka ba sa ganyan? Yung purito na ako? Pabrindilin ng lola to. Medyo tama si paring Melch. Malamang kinain ng mga lolo at lola natin to. At tiyak, kumain sila ng pansit at saka patatim dito. Pansiterya nga eh. Unang-una yung patatim dito, medyo kakaiba. Hiwa-hiwa siya at hindi siya bugo. Hindi rin siya maitim at hindi rin siya matamis. Sinabi nga sa akin na malapareho sila ng sauce ng pansit. Medyo may kalaputan, akala mo yung inilalagay sa lumpiang sariwa. Pero napakalambot nito. Sa pansit naman, dito sa Toho kahit anong orderin mo okay. Preference na lang ako pansit kanto ng paborito ko. Dahil sa uri ng noodles na ginagamit. Yun ang paborito ko. Sa lasa, parating sigurado dito. Yung dalawang balikbayan, nagustuhan nila yung natikman nila. Yung nalasahan nila, pasok na pasok. Hindi natikman talaga. Hindi! I mean, sa US nakakatingin kami ng mga ganito. Hindi, ibig sabihin yung... Pero yung texture ng noodles, yung sauce, yung lasa... Para yun nga, kaya ka din nila dito, Mels. Wow! Mels, kaya ka din nila dito kasi... Iba yung lasa ng ibang-iba. American Chinese sa Filipino Chinese. Ibang-iba. Ibang-iba. Galing. Galing. Masarap po ano, tita? Yep. Galing. Diba, boss? Yung taste buds po. Masarap po, boss? Masarap. Parang mas ano tayo, in your face yung alat natin, ano? Pati yung flavors. Yeah. Sa American cuisine. Balance. Tempered. Galing. Pero ito talaga.
Tsaka yung Patatin. Patatin. Ikaw, Wonderboy, Astroboy. Astroboy tayo ngayon doon. Anong... Yung pansit nila, for the last 20 years, last time na nakakain ako rito, yung pa rin yung lasa, masasabi ko. Yun. Masarap pa din. Walang nagbago dito sa texture ng pansit nila. Kasi itong... Every Sunday, pag nagsisimba kami ng buhay pa yung father ko, 20 years ago, dito kami. Yun! In order namin, ito basically, ito, kamaron rebusado, pansit, broccoli, tsaka patatim. At asado, pag may okasyon. Ito na yun, ito na yung in order natin. Yun na yun, oh. Okay. Nice, pare. Yun yung kain na siguradong sigurado at hindi kailangan magargo. Siguradong masarap lang. Ganun na ganun ang experience sa Toho, Binondo style Chinese cooking. Simple, masarap at sigurado. Yun!